Mga ka-taxpayer kong mahal, magandang panahon sa inyo. Alam ninyo, pag kung meron kayong extra time, bawas-bawasan nyo yung pagpanonood ng mga telenovela o Korean novela. Of course, importante rin manood niyan, pero bigyan nyo ng konting panahon yung mga resolution ng ating Supreme Court at saka yung ating Court of Tax Appeals. Kasi at the end of the day, naapektuhan tayo ng kanilang mga resolution. So sa araw na to, i-discuss ko sa inyo yung napaka-importanteng topic, BIR, SDT, Subpoena Duces Tecum. Yun yung ibig sabihin ng SDT. Ah, binasura ng DOJ, Department of Justice yung DOJ. Sa mga hindi nakakaintindi, yung mga fresh graduates, ano ibig sabihin ng BIR? Bureau of Internal Revenue po yan. So, mas marami hong problema ang binibigay ng mga BIR official sa mga taxpayer. Kung yung taxpayer ay wala hong pakialam sa nangyayari sa taxation, alalahanin nyo, mga ka-taxpayer kong mahal, ayon ho sa pag-aaral, 54% ng ating income ay nauuwi sa taxation. So, pag-aralan ho natin, ayoko ho kayong magkaroon ng subpoena duces tecum. Ayoko po, mga ka-taxpayer kong mahal. So, ito po yung paraan para maiwasan siya. Okay? Ang tinuturo ko rito ay mga tamang pamamaraan. Huwag ho kayong susunod sa mga CPAs ninyo na nawawala tuwing may problema kayo sa tax. Pero present, pag nangongolekta ng cheque nila o professional fee. At huwag na huwag ho kayong susunod sa mga lawyers na nagpapanggap na mahusay sila. Lalong-lalo ang mga lawyers na yan ay galing sa BIR or nagtatrabaho sa BIR. Personal interest ho ang iniisip niyan. Kaya mag-ingat po kayo, mga ka-taxpayer ko kumahal. So ito po yung pag-aaralan natin. BIR Subpoena Duces Tecum. Binasura! Binasura! Binasura ng DOJ. Yan ho yung magandang topic na nakikita ko na applicable ho sa inyo. So, pag-usapan ho natin yan. Ayan. Ito po ay galing sa isang city prosecutor, kung makikita ho ninyo. Galing ho sa Office of the City Prosecutor ng San Fernando, Pampanga. Ayan. Kinukulayan ko po. Ano? So, babasahin ho natin ang mga dapat ninyong matandaan kasi nandito ho yung mga procedural due process na kasama. Ang pinakamataas na right, gusto ko sanang maintindihan ng ating mga kasama dyan sa nanonood at nanunuri sa atin, ay yung pong due process. Pinakamataas na process sa buong mundo. Okay, bakit? Kasi po karapatang pantao ho yan. Okay? So, pag walang due process, laging talo ang gobyerno because ang gobyerno ang nagpasimuno ng due process. Pagkatapos, hindi sila susunod sa due process, eh sila yung may problema. So, nawawala ho yung regularity in the performance of official duty. Yan po yung sinasabi ng mga matatalinong tao sa Supreme Court. Ako lang ho ay nag-i-inform sa inyo ng pwede ho ninyong magamit sa inyong hanap buhay. At sa mga, uulitin ko, sa mga lawyers na nagtatrabaho sa gobyerno, except sa DOF at saka sa BIR, welcome po kayo, tuturuan ko kayo ng tamang paghawak ho ng tax problems at magsama-sama ho tayo, tulungan ho natin yung micro, medium, and small enterprises at alam naman po ninyo, wala hong ganong kakayahan ng mga taong ito na magbayad ng professional fee ng mga tax specialista katulad ko at saka ng mga tax lawyers. So, sumama ho kayo sa akin mga tax lawyers at ina-assure ko ho kayo, magkakaroon ho kayo ng hanap buhay, sideline, kaya lang hindi ho ganun, hindi kayo magiging super milyonaryo na katulad nun ng mga tycoon natin, ano. So, nakasulat ho dito sa resolution on the motion for reconsideration. Ang una nating tatanungin sino ba yung nag-reconsiderate? Okay. Basahin natin dahan-dahan, ano. Kukulayan ko habang binabasa ko. Sabayan nyo na lang ako dyan sa inyong opisina. Before this office is a verified motion for reconsideration. Gusto ko lang
Bilugan yung verified. Pag sinabi ho natin verified, parang nakanotaryo ho yan eh. Okay? So, huwag kayong magsasubmit ng motion for reconsideration ng walang notary kasi talo na kayo. Yun yung sinasabi dito. Ano? Ituloy natin yung pagbasa natin. On the resolution dismissing the case for lack of probable cause, the motion is filed within the 15-day reglementary period. Tinuturoan ka na ngayon dito na pag meron kang motion, dapat within 15 day. Ayan, ang ganda nito eh, kasi tinuturoan tayo rito eh. The complainant movement questions the findings of the investigating prosecutor as the respondent's compliance with the submission of pertinent records required by the complainant BIR. So, ang BIR daw, yung pasimuno. Ayan, yung pasimuno doon ho sa complaint. Ayan. So, talaga naman ang BIR is ginagamit niya. Excuse me lang ho sa mga BIR officials. Ano? Ginagamit nyo ang DOJ para mangolekta kayo ng buwis. Anong ibig sabihin nun? Sa aking kaisipan, mga taga-BIR, incompetent kayo. Incompetent talaga kayo. Because, bakit kailangan kayo gumamit ng behikulo na ang pangalan ay DOJ para lang mangolekta ng buwis? Kulang ba kayo sa training? Kulang bang yung improvement ninyo sa skills? Available na lahat ng data. Nasa inyo. Kaya nga hindi tama yung inyong ano eh, yung inyong assessment because hindi nyo ginagamit yung resources ng government natin. Nagre-resort kayo sa DOJ. Actually pag gumamit kasi ng DOJ, sorry sa mga taga BIR, ano? Corruption 'yan eh. Totoo 'yan, sir. Itong DOJ officials na to, saludo ko dito eh kasi patas siya. At papatnubayan tayo ng poong may kapal. So, ito po ay pagbubunyag at pag-e-expose ng mga kalokohan sa loob ho ng BIR. Okay? Kasi, ikaw yung mga taxpayer, may kasalanan din kayo. Kayong mga taxpayer, may kasalanan kayo. Kaya nga ilalabas ko na yung video kong 30-second rule that overrule taxation. Turuan ko kayo, sir. Wala akong bayad yung video na yon. Malapit na hong ilabas. Kung meron ako mamayang konting oras at nakikita ko nandito pala si Norma Nipin at saka si Maureen Brasa. Mau, kailangan ko yung iyong kliyente dyan sa Batangas, kailangan ko na yung mga dokumento para matulungan kita kung papaano hawakan yung napakalaking assessment, 100 million. Kaya nating ibaba yan. Tingnan ko lang yung documentation. Okay? So, balik ko tayo dito. So, ginagamit ng BIR ang DOJ, naaawa ako sa DOJ, pero hanggang awa lang ako, wala rin ako magagawa kasi beyond my control and capacity and administrative control and supervision ng DOJ at ang BIR, tagadaldal lang ako. So, sabi rito, the complainant argues that the investigation ruling that a bit incomplete the substantial compliance of respondent negates their criminal liability for criminal prosecution under Section 266 of the Tax Code. As she was able to produce pertinent documents that would allow the complainant's investigation over the respondent should be reconsidered. Ayan. Tuloy-tuloy tayo. Sabi rito, according to BIR, the sheer number of accounting records which respondent maliciously failed to submit to the BIR would not allow full audit investigation. Ang hindi ko lang gustong word dito, malicious eh. Ngayon, ang BIR, itong mga official ng BIR, huwag naman po kayong gumamit ng malicious. Kasi ang malicious is a state of mind. Paano mo patutunayan na malisyoso yung tao, yung state of mind? Ha? Paano? Diba? Diba may benefits of the doubt tayo? Nasa constitution yun eh. Tapos sasabihin mo malicious yung tao? Ano masasabi mo dito, BIR official ka? Diba? Huwag naman ganun. Pambabastos yun eh. Diba? Eh kung isipin namin na malisyoso din kayo, ang gaganda na sasakyan nyo dyan, nakapark pa kayo sa parking ng gobyerno. Kami nagbabayad ng rental niyan. Diba? Gasolina nun, i-reimburse nyo. Ano ba naman yung mga BIR official? Kayo tuloy natin yung pag-aaral natin. Ano? Sabi dito,
Hence, there was no substantial compliance in this case. So, gusto kong i-ano sa inyo, yung word na, ang pinalalaban nila is no substantial compliance. A perusal, sabi nga, a perusal of the complaint and its attached annex, the listing documents required by the respondent to be submitted as follows. Ayan. So, ang dami. Ito pong mga dokumentong to, nakikita nyo na nagsisimula. One, hanggang sa, dami. Hanggang sa 20. Ayan po. Ayan, natapos sa 20. Tuloy-tuloy ho yan. Ayan. Ito yung nakalista sa SDT. Ang tawag dito, SDT requirements. Ayan. So, ang gagawin ko ho sa susunod natin, kailangan ko lang ho itong sabihin sa inyo para hindi ho kayo matakot. Maglalabas ho ako ng lecture seminar ho kung gusto ho ninyong sumama. Explain ko sa inyo step by step, document per document, tungkol ho sa paghawak ng subpoena Duces Tecum para hindi na ho kayong makarating sa tawag nito, DOJ. Or para hindi na rin ho kayong makarating sa subpoena Duces Tecum. Okay, drawing ko lang ho yung process. Okay, paano nakakarating sa subpoena Duces Tecum? Okay, so pag nakarating sa, ito ho ang procedure. Makakatanggap kayo ng letter of authority, tapos makakatanggap kayo ng first notice. Pag hindi ho kayo nag-comply, and then susunod ho yung second notice. Ayan. Pagkatapos ho ng second notice, ang gagawin ng BIR, i-issue ka ng SDT. And then pag hindi ka sumunod sa SDT, yun, pupunta ka na sa DOJ. Kaya meron ho ganitong klaseng kaso. So, ang objective ho natin, ako totoo, sinasabi ko to, nakikinig dito yung ating mga kasama, na hanggat maaari, hindi ho tayo makarating. So, ina-ekisan ko na yan. Yan pa lang, hindi na tayo darating dyan, dito. So, hindi tayo makakarating. Dito pa lang, ayusin na natin. Ang tawag ko dyan, mga ka-taxpayer kong mahal, ay we control the letter of authority. We supervise the letter of authority. We control everything, including the assessment, the subpoena, the first notice. That's the best strategy.